isang makabuluhan, makatao, makatotohanan at may mapagkalingang serbisyo. Ihahatid sa sambayan ng Pilipino ng B-Serbisyong Leni. Problema sa pamilya, problemang legal, problema sa serbisyo ng gobyerno, problema sa lipunan at iba pang suliranin ng mga Pilipino. Didinggin at aaksyonan mismo ng B-Serbisyong Leni sa RMN, Radyo Mo Nationwide. Ihahatid ng pangalawang pinakamataas na lider ng bansa ang nagsisilbing nanay ng sambayanan, si Vice Presidente Leni Robredo, kasamang batikang broadcast journalist na si Elis Saludar. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito sa B-Serbisyong Leni sa RMN. Malamig na talaga ang simoy ng hangin at Disyembre na at malapit na ang Pasko. Pero ang pakiramdam ko naman, painit naman ng painit ang pagtanggap sa aming unit team sa bawat lugar na aming pinupuntahan. Akong masabi dahil unang-una biglaan ang pagpunta namin doon at hindi in-expect ng tao na darating kami at gumawa lang sila ng caravan. Habang nasa yung nabaisihan naman ako, as usual, napun ako, ang dami na naghahanap kay Sandro. Nakamal, tuloy yung mga dalaga dito sa harap, si Sandro ang nakamal. May dalaga pa nga eh. Hinahanap si Sandro, naiyak dahil sinabi ko wala doon. Kasi naman, si Sandro ay nasa bukid noon nung umagang yun.
na taon na nagsabay halos yung event. Kaya si Sandro na ang pinapunta ko doon sa bukid noon para mag-proxy sa akin. Sino mang hindi ipagmamalaki ang kanyang anak na ganyan ang ginagawa. Of course, we are very, very proud of him. Sabi naman ni Sandro, eh siya'y nakikilig naman pag nakita niya ang mga tao. Alam niyo, kinikilig ako ng konti. Ang dami palang maganda taga-Valencia. Marami kasi sa mga supporter din dun ay mga dalagita, mga kabataan. Kaya pala, enjoy na enjoy siya mag-proxy para sa akin. Pangako ko sa inyo! Sa akin. Pangako ko sa inyo! Pagdating pa naman kami rito, sasama ko na pero seriously, it's good to see the youth very much involved. Kasi lagi naming inaalala na yung mga kabataan, kuminsan, yung mga ibang eleksyon, hindi sila nai-involve. Pero ngayon na iba. Magandang makita na naiinganyo na ang mga kabataan na makilahok sa mga ganitong pagtitipon. I want to thank all of you for attending the PDP Laban's National Assembly. Kailangan natin gawin ito dahil may deadline ang COMELEC. This is a constitutionally protected political gathering. The National Assembly is the product of a long process. We conducted a series of consultations and meetings with our grassroots chapters and members. Happy din tayo dahil makabuluhan ang gagawin natin ngayong araw. Today, we will honor our party founder, Senate President Tatay Nene Pimentel. Sa PDP Laban, we always give credit where credit is due. We will formally fight back against the hijackers. We will formally declare as correct what we have been doing all along, ignoring them but resisting them. Lalaban po tayo. We will happily announce to the Filipino nation that PDP Laban will be participating in the May 2022 election. We will be making very important decisions today which may affect the course of the history of our beloved country, the Philippines. To the participation of the party in May 2022 national and local elections, starting with the nomination and proclamation of the PDP Laban presidential candidate. Imaginong ito, kapag nagsalita, ay puno ng sinseridad at integridad. Lumalaban para sa katotohanan, naninindigan para sa kanyang mga kababayan. Ginagalang ang karapatan ng tao kung may leader na nakakaintindi kung ano ang pakiramdam ng mga hirap sa buhay. Wala nang hihigit pa kay Senator Manny Pacquiao. He is the wisest of all candidates as he has the genuine fear of God. With pure honesty, love of God and country, I respectfully nominate Senator Manny Pacquiao to be our official candidate for president this May 9, 2022 election. Kalugdan tayo ng Diyos. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang tunay na PDP Laban. Buong puso ko po, buong tapang at kababaang loob ay umaasa po ako sa inyong suporta. Suporta may dalangin ng gabay sa Panginoon. Tinatanggap ko po ang inyong nominasyon sa akin bilang kandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Pilipinas, balik na naman sa COVID-19 high-risk classification. Bilang ng mga bagong kaso, posibleng umabot sa hanggang 40,000. Sa bilis ng pagsipa ng mga kaso, baka raw meron ang hawaan ng Omicron variant. Handa naman ba tayo sa panibagong COVID surge?
kung ano man po yung na-experience natin nung tumasang kaso nung nag-Delta variant, tayo po ay mas handa na ngayon.